Ano po sa alam pong patuto, beloved Brother Rex Quinto, Quito, pakisalaman po din nata ang ating pong mga panusus. Praise the Lord! Ako po ay nagpapaabot ng aking pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Ganun din po ang dobling paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang na Ebanghelista, our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganun din po sa bawat isa ng kanyang buong sambahayan. Ako po'y bumabati ng isang magandang hapon po. Praise the Lord po. Ganun din po sa ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor na nananatiling buhay ang kanyang mga alaala. Praise God. Hallelujah. Ang kanyang mga turo, tunay po na nag-ugat sa aking puso at isipan. Amen. Praise God. Hallelujah! Ako po'y mababati rin po sa ating mga minamahal na kapatid, lalo't po ang ating mga bisita sa araw na ito, mga minamahal. Sa matamis na pangalan ng ating mahal na Panginoon, ako po'y binabati ko kayo ng sa magandang hapon. Praise God! Mga lamihal, bago po ako nakakilala sa ating mahal na Panginoon, 18 anyos pa lang po ako noon, mga minamahal. Sa isang kabataan na tulad ko nung panahon na yon, alam niyo naman po ang mga kalalakihan, taglay ang iba't ibat klaseng bisyo ng isang lalaki. Hindi ko na po isa-isahin yan, mga minamahal. Noted po sa inyo yan kung ano ang bisyo yan. Mga minamahal, sa aking kalagayan, no, sa mga bisyong yan, pati pag-aaral ko, napabayaan ko. Pumasa lang po ako sa aking pagiging high school sa dahil po masakit ng ulo ng teacher sa akin dahil ayaw na po niya ng sakit ng ulo, kaya ipinasa na lang po ako. Ano nga po naman ang aking makakayahan sa pag-aaral sa mga bisyong yan? Wala po akong nagawa kundi atupagin ang aking panahon sa paggugol ng mga bisyo na yan. Ang aking pong mahal na ama, mga minamahal, ay lagi po niya akong inutusan magbasa ng banal na kasulatan. Subalit nung mga panahon na yon, hindi ko po naintindihan ang aking binabasa. Isang araw po, mga minamahal, ako'y napadako sa isang gawain ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, ang tunay na propeta ng mahal na Panginoon sa dako ng Central Park po. Ang buhay ng mga salita ng mahal na Panginoon nung aking napakinggan, mga minamahal, kakaiba po sa nababasa ko sa banal na kasulatan. Ito po'y may kalakip na kapangyarihan, mga minamahal. Hindi ko po alam kung anong kapangyarihan ang bumalot sa aking katauhan mula nung marinig ko ang mga salitang yan. Ako po ay binago ng ating mahal na Panginoong Jesus. Praise God. Ako po ay dati nating sinungaling, mga minamahal, mapaggawa ng mga salitang imbento. Kung baga po sa komedyante, mapatawa lang kita kung ano ng mga masamang salita sasabihin ko. Pero mula po nang makilala kong mahal na Panginoon, inayos ng mahal na Panginoon na aking pananalita, pati pag-iisip ko, mga minamahal. Kaya po, mula po ng mga araw na yon, sabi ko, ito na ang tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Praise God. Mga minamahal, sa mga himala po ng mahal na Panginoon sa akin, ako po ay nagkaroon ng karamdaman na kung sasabihin ko, mga minamahal, ito ay internal mass bleeding po. Nagdurugo po ang aking mga internal organs na hindi ko alam kung anong internal organs. Maaring bato, sikmura, baga, walpa. Ito po siguro marahil, mga minamahal, ay bunga ng aking mga bisyo. Sang gabi, mga minamahal, ako umuwi galing sa aking trabaho. Ako po ay nagluwa ng maraming dugo sa aking bibig. I'm sorry po sa mga kumakain, mga minamahal. Ito po ay dugo, kung sasabihin natin imposibleng mangyari. Sa aking katauhan noon, dahil ang iniluwa kong dugo, mga minamahal, ay halos isang timbada po, sabi ng aking minamahal na may bahay, dahil siya po ang nagsalok, naglinis sa restroom po. Kinabukasan po, mga minamahal, ganun din na naman po. Ako na naman po ay nagluwa na naman ng dugo. Ito po ay pulang-pula. May laman na mga parang giniling na karne, mga minamahal. At yun po ang last na aking nakita, yung pagluwa ko ng dugo na yun. Pagkatapos po, mga minamahal, para na akong tinakpan ng maitim na kumot at malamig na ang aking pakiramdam. Ang sabi nila, nawala na daw po ako ng buhay. Mga minamahal, sa oras na yun, mula po sa aming tahanan hanggang sa ating bahay-sambahan sa dako po ng Novaliches, sa Barte po,
Almost 1 hour po ang travel time. Na gayon ang kalagayan ko, kung di man po agaw buhay, ewan ko po kung wala na daw po akong buhay dahil kulay patay na daw po ako. Ang taxi driver nagtataka bakit maraming hospital ang nadaanan, kung bakit hindi nila ako ipinapasok. Nung pagdating po namin sa dako ng Central Park, mga minamahal, sa dako po ng Sabarte, sa ating pastoral house, siguro po lalong mamamangha yung driver kung makita niya na yung parang patay na pasahero niya. Kung makikita niya, matapos panalanginan ng tao ng Diyos, ang tunay na propeta ng mahal na Panginoon, parang nagdahilan lang po, mga minamahal. Praise the Lord. Ang akin pong akala, nung ako'y mahimasmasan, ako'y humingi ng tubig. At pagkatapos po, naramdaman ko na para naman akong maduduwal. Sabi ko, baka ito na naman, dugo na naman. Ngunit, pinatunayan lang po ng mahal na Panginoon nung oras na yon, ang kumpletong kagalingan ay binigay sa akin dahil po sa panalangin ng propeta ng mahal na Panginoon. Nung mailuwa ko ang tubig, mga minamahal, kung gano'ng kalinaw yung ininom ko, ganun din po kalinaw ang niluwa ko. Praise the Lord. Sabi ko, ito, pinagaling na nga ako, mga minamahal. At umuwi po ako sa aming tahanan, taglay ang kumpletong kagalingan. Praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoon. Ikalawang himala po ng mahal na Panginoon sa akin, buhay, minamahal, sa unang anak po namin ng aking sweetheart, sa panganay po. Siyam na buwan lang po siya nung siya'y dapuan ng German missile, yung pong tinatawag na tigtas, na kulay itim po. Sa kanyang edad, mga minamahal, ay madali po siyang ma-dehydrate ang manghina. Hindi po siya nakakadede, hindi po siya nakakakain. Sinabayan pa po ng aking beloved sweetheart na nabinat po dahil sa panganganak. Mga minamahal, noong time po na yun, di ko alam ang aking gagawin. Karga ko po ang aking anak na hindi ko alam na sisingap-singap siya sa kanyang karamdaman at sa kaliwanan, sa kabilang parte naman ng aking minamahal na may bahay na maputla na dahil sa sobrang binat, nilalagnat. Hindi po kami nagpupunta sa mga doktor o hospital. Kami po'y umaasa lamang sa ating mahal na Panginoong Jesus noong time na yung mga minamahal. Hallelujah. Hindi po lumipas ang isang linggo. Sa unang dalangin po ng ating minamahal at ginagalang ng mga magulang sa mahal na Panginoon, sila po ay nagkaroon ng kagalingan. Pinagaling po sila, mga minamahal. Walang gamot, walang doktor. Sila po'y gumaling. Praise the Lord. Ikalawa po, praise the Lord, hallelujah. Ikalawang anak ko naman po na lalaki, ipinagbubuntis po niya ng 8 buwan. Nilagnat po ang nanay. 40 degrees ang lagnat ng nanay. So, sabi ng doktor, kaya humilab yung bata dahil sa sobrang init ng iyong katawan. Sabi ng doktor, hindi pwedeng, hindi ka manganak o patagalin yan dahil nilalagnat din ang bata sa loob. Mga minamahal, totoo, lumabas po yung bata, 39 degrees po ang kanyang lagnat. Yung nanay, 40 degrees. Ang sabi po ng nagpaanak sa akin, sweetheart, mamili po kayo alin po sa dalawa. Mga minamahal, lumuot po ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, sa unang dalangin po ng aming minamahal na pastor, alam kong merong nananalangin sa amin bawat araw, yes, oras-oras, sa bawat sandali ng aming buhay. Mahal na Panginoon, nagpapahin tulot, mahal na Panginoon. Pipiliin ko silang dalawa. Alam niyo mo, nananampalataya po ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagbalik ko po ng hospital, sabi ng doktor, congratulations po. Ligtas na po silang parehas. Praise the Lord! Purin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Magamat na hiwan po ang aking mahal na anak sa hospital dahil kailangan po niya ng medication. Pero ako po ay natutuwa dahil ganun na lang po ang pagtugon ng mahal na Panginoon sa ating mga dalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pagpapala naman po, mga minamahal, ako po ay dating masasabi kong ordinaryong helper lamang po sa palengke. Ano nga naman po ang mararating ko sa antas ng aking pinag-aralan, mababa po. Nilaw po ng mahal na Panginoon na makapasok ako sa isang matibay na kumpanya at doon po ay medyo tumagal po ako. Ang aking pong boss, mga minamahal, may tiwala po sa akin nang sabi niya, buksan mo ang mga outlet na to. Eh sa akin naman po, sa akin sarili, wala po akong magagawa. Inasa ko lang po sa mahal na Panginoon. Sabi ko, kayo mo mahal na Panginoon, bahala. Wala po akong alam sa ganitong. Mga minamahal, naumpisan po sa isang branch.
Ang tinatnan po namin na kompetensya ay isang malaking kumpanya. Kami po yung mga concessionaire sa malalaking malls po within Quezon City. Yan po yung mga mall na may mga City, may MOA, kung may mga mega-mega po na yan. Mga minamahal, San Miguel po ang kalaban. Sa kakayahan ko po mga minamahal, wala po. Ako po yung masa lang sa Mahal na Panginoon. Subalit, pinakita ng Mahal na Panginoon kanyang kapangyarihan sa kanyang mga anak. Tatalunin, tinalo po mga minamahal ng aming branch yung katabi naming malaking kumpanya. Kaya po, akong ginamit o inatasan ng aming general manager na kada bubuksang branch, ako po ang ipadadala at hindi po sila nabibigo. Ang hindi po nila alam, mga minamahal, mayroong tao ng Diyos, may dakila at propeta ng Mahal na Panginoon na nasa likod ko nananalangin po, mga minamahal. Praise the Lord. Salamat po, praise God. At dumating po ang punto, mga minamahal, na ang sabi ng boss ko, gusto kitang ipromote, kaso lamang maraming kang manager na tulol sa'yo. Tutol po sila dahil hindi naman po ako college degree. Sila po lahat college degree. Ang sabi ng boss ko, pagbibigyan kita, meron tayong branch na negative. Tatlong manager nang nagdaan dyan, subalit hindi nila mapataas ang benta ng branch na yan. Sabi nila, kesa isara ko, sige, subukan kita uli doon. Mga minamahal, pinadala po ako ng aking boss. Bibigyan kita ng 6 months, sabi po niya. Ako po, namamuli na naman po kung dumulog sa ating Mahal na Panginoon. Umasa, nasa dalangin po ng ating minamahal at inagalang na ebanghelista, our beloved pastor, hindi na naman po ako bibigyan ng ating Mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung 6 months na binigay po ng aking boss, 1 month lang po nabit ko yung benta. Praise the Lord. Natuwa po sila, mga minamahal. Ang sabi nila, anong magic ang ginawa mo? Ang sabi ko, buhay po ang Diyos ko. Praise the Lord. Hallelujah! Praise God! Kaya po, hindi po nakontent ang Mahal na Panginoon sa pagpapalang yan, mga minamahal. Isang araw, merong brother na lumapit sa akin, hindi ko siya kilala. Ang sabi niya, Brad, gusto mo bang pumunta ng Australia? Ang sabi ko, papano? Ang sabi niya, akin yung passport mo. Madaling salita po, binigay ko. Pagbalik, may visa. Mga minamahal, pati po yung pamasahe ko, provided po ng Mahal na Panginoon. Nakapunta po ako ng Sydney, Australia, mga minamahal. Praise God. Hindi ko po sukat akalain, mga minamahal. At ako po ay tumagal ng 3 taon doon. Pag-uwi ko, mga minamahal, pinagpala na naman po ako ng Mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ginawa na naman po akong seaman. Hindi naman po ako nag-aral ng maritime. Praise the Lord. Ngayon, hindi ko po alam sa akin, tinatanong ko sarili, seaman nga ba ako? Praise the Lord. Pero sa Mahal na Panginoon, oo, seaman ako dahil bigay sa akin ng Mahal na Panginoon. Yan po ay dahil sa panalangin ng minamahal at ginagalang ng ebanghelista, ang ating beloved Pastor Willis Cada Almeida. Kaya po, personal kong pinasasalamatan ang ating beloved Pastor. Maraming salamat po. Praise the Lord. Hallelujah. At higit sa lahat, na pinakamataas na pasasalamat, papupuri at pagsamba ay sa ating dakilang Panginoong Isus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise God.